bago isalang, kasi bata pa sila, binibitamina na sila sa tubig para nakabaon sa loob ng katawan. Bago sila i-training, budo pa magbibitamina. Yes, hello, what's up mga kalusma kabardi? Nandito na tayo ngayon sa location na pupuntahan natin. Maglo-look visit tayo sa isang panshir. Kilala po siyang panshir, hindi lang po dito sa Montalbán, kundi po sa bandang Metro Manila po, kagaya ng Santa Mesa. Kasi dati po siya taga Santa Mesa, at ngayon nalipat na po dito sa Montalbán. Kaya samahan niyo po kami at kilalanin natin itong taong to. Kaya tara, let's go! Mga pala si Bong Zaragoza. So, sa Montalbán. Pero dati ako sa Maynila, nag-aalaga. Yun. 1980s pa ako nag-aalaga, tuloy-tuloy. Ito lang mga alaga ako. Pure paper name lang. Naipasok ko lang sa ibon ko, yung ibon ni Paring Salty Garcia. Domelen, Peter Sin, yun lang. I cross ko dito. Kasi doon nagwagay yung cross ng Victor Lim. Mga ibon niya. Yun lang ang mga alaga ko. Dito, mga alaga ko, mga pure Victor Lim. Joseph Van Den Broek, Fiberman, Crack 52, Precox, yun. Ah, yung Black Check ni Victor Lim, dahil daw ni Cecil Bang. Yung dahil. Sir, paano mo nahiligan pumasok sa industriya ng pag-iipon? Ay, kasi nagsimula yan sa kuya-kuya, yung mga kuya-kuya ko talagang mga mahilig sa pag-iinom ng Maynila. Ako bata pa, lagi ang kasama nila. Yun sa katayran. Yun ang padala sa akin ng ibon galing ng ibang bansa. Sa California, binigyan ako ng ibon galing. Pinadala na. Yun, tuloy-tuloy na. Sa kahilig din. Mahilig talaga. Oo, matalo-manalo. Lawan ng laban. Sa ibon lang, isang tambak na ibon na dumaan sa kamay ko. Oo, yun. Kaya ka nasasanay ka na rin. Dati, pag nag-iibon ka, magbibaguhan ka lang, mag-iinit ang ulo mo. Gano'n, ngayon, kung nakakontrol ko yung sarili, yun, mas masama kalooban, pag hindi ka nakapagpauwi, yun. Ay, sa hilig mo, tuloy-tuloy para makatulak. Kailan kasi pumasok sa club? Ilan taong ka noon pumasok sa club? 1980s pa. 1980s? ESP pa noon kay Tommy Rivera. Sa Monumento. Sa mga kalab din. ESP, PA, yan. Mga kalab niya sa PA. Yung mga usupan niya noong araw. Kaya sa PHA, lagi ako dyan. Ako nag-training, malapit lang kami dyan.
Paano kayo mag-motivation before race? Okay, pati papainom mo muna yung breeder. Tapos pagkatapos mga maglugon, yung mga pupleto, mga pakpak. Yun, isinisim yung katawan lang, simple lang. Yun, purgahin. Tapos, purgahin. Tapos, linisin mo yung antibiotic lang na ano, para malinis, mga one, mga isang, mga dalawang linggo, ganun. Yun lang. Sir Bong, anong pinapabawal mo sa ibon bago mo isa lang ibon mo sa race? Bawal? Wala, kasi ako sa tubig lang eh. Simple lang. Kasi mula ng pag sa mga karera, nakaliro ko sa iba eh, kasi ako bago isa lang, kasi bata pa sila, binibigyan na sila sa tubig para nakabaon sa loob, nakatawan. Mahirap bago sila yung training, gudo pa mag-vitamina. Hindi yun, hindi ganun. Yung bawat. Bata pa lang, ayusin mo na sila. Para pagdating ng training, handa na, na sila. Nasa loob na ng katawan nila yung lakas. Vitamina. Mahirap yung kailang ka mag-training, saka mag-vitaminahin. Wala yun. Hindi na papasok yun. Hindi. Ewan ko lang sa iba eh. Kasi sa akin lang yun. Iba-iba kasi sistema na ano. Kanakara namin. Diba? May na kanya paniniwala. Tapos, siyempre, vitamina habang lumalayo, ano ka na ng vitamina ng para sa yung diskarte. Sariling program. So, pag umalpa ka, ulit ka rin sa isang taon. Kaya nga. Ganun nangyayari. Kasi pag nagturo ako, sinabi ko sa'yo, mamaya palpak yun. Sisisi mo. Ikaw pa masisi. Diba? Mamaya. Kasi kanya-kanya ang diskarte. Kasi yung loob ko, sa baba, may kable. Masyado silang na-force dahil yung iba naman, nasa taas. Kaya iba yung mga pakayanan ng mga ibon na nangyayari. Sir, paano mo malalaman na may nararamdaman o may sakit ang iyong alagang ibon? Yun. Pag pinakain mo sila, normal. Babaan. Pag hindi na yan bumababa doon, tumatik. Gabutin mo na yun. Kunyari, dati, pag pinakain mo, tinabang mo, kain, babaan. Pag hindi bumababa, tumatik na yun, may sakit na yun. May nararamdaman na. Saka pag pinaronda mo, ayaw rumonda, tumatik yung may nararamdaman na yun. Kahit bumabara ako pa siya, may nararamdaman na yun. Kahit malakas-lakas pa yung katawan. Basta makikita mo, hindi na siya normal na gano'n. Siyempre, alaga mo, alaw-araw. Dating niya, araw-araw niya, hindi naman niya kinikilos yun. Yung sabi mo nararamdaman na yun. Pag naniniing mo yun, hindi na uuwi yun. Doon na yung maninirahan. Sir, ilang beses ka bang paringing sa isang araw? Dito sa sistema ko rito, maga, lang, tanghali. Dahil sa maraming kable, ano na lang yan. Hindi na mapaparating ng force fly yan. So dami ng kable. Padidiskrasya na sila rito. Lalo na pag yung madami, hindi sila nakakailag na dyan. Nadidiskrasya na sila. Kasi lalo na pagod na sila, hindi na sila maka... Sir, kaya nangyayari rito, binugugbog ko na lang sila sa training. Training lang talaga. Hindi katulad pag yung maray, isa na lang sila doon. Sir, paano ka magpakain sa isang araw? Ilang beses ba? Dalawang beses lang. Magatapon. Anong ginagamit mo mga supplement sa iyong mga alagang ibon? Supplement ko yun lang. Sa tubig. Mga multivitamin, laka yun mga ibon. Tapos, yun lang, araw-araw lang yun. Sir, anong sinasalubong mo naman sa ibon mo galing race pagkadating? Yun din. The vitamins lang, tubig lang din. Yung may mga glucose, mga electrolytes, yun. Kasi yung vitamin meron na electrolytes yun. Yun na lang ko. Yung mga bago, yung dati ko rin gawin. Ngayon kasi marami yung dumalabas. May iba sistema na kasi. Ako yun na lang ginagawa kayo. Kung anong pinagkaugulian mo, yun na talaga. Nakasagay eh. Oo. Kasi mayroon pa pabago-bago. Kahit pa paano, hanggang dulo eh. Sumatamay naman eh. Sir, saan ka unang club naglaro na kapag pauwi ka ng ibon? Sa Maynila.
sa PSP pa nung araw, 1980s pa. Oo, mga picture nga ba ko dahil marami ako nga kung ano, kung ano, nilalaban ko. Anong pakiramdam mo nung first time, unang laro mo na nakapagpa-uwi ka? Siyempre, sayo. Oo, kahit kayo ni, pag nakapagpa-uwi ka, saya mo. Pag hindi ka pa umuwi, tapos nagulad ngayon, pag nagaralaman mo, nangarera ka, mayroon na pa-uwi na. Kailangan mayroon ka rin mapa-uwi. Parang maging masaya ka. Sir, anong gamit mong bloodline nung nakapagpa-uwi ka sa unang club? Ha? Sorry, Victor Lim. Victor Lim din. Puro ang hawak mo pala, Victor Lim. Oo, lahat Victor Lim. Wala ako. Marami akong nawakan ng ibon, kaya lang, siyempre. Hindi tumira. Mas magandang Victor Lim para sa'yo. Oo, mga umuwi siya, kaya lang. Hindi ako swerte ron, kaya lang. Oo. Baka sa iba. Doon ka sinwerte sa Victor Lim. Oo, oo. Yung iba kasi, hindi ako nagtataguan mo ron. Siyempre, inaano ko na din sa iba. Baka doon swerte sila doon. Magaling din naman yun, kaya lang, siyempre. Baka hindi ako hiyang doon. May hiyangan kasi. Oo. Gamitin ko yan. Kahit talagang napatunayan na dito ka homing din ang alam. Nasa pag-aalaga na lang. Pag-aalaga na lang ang alam. Talaga. Kaya pag napunta to sa ibang tao, magagaling mag-alaga. Gusto ka talaga ang ibon mapunta sa ibang tao? Yung maasikaso talaga sa ibon, hindi pa pabayaan, hindi pa rubal. No? Ako naman, hindi naman ako nag-i-post-post ng mga ibon-ibon eh. Ano? Yung tao na lang ang mga nakakakuha ng mga ibon, sila yung magpapatunay. Ganda, ang sarap sa pakiramdam na yung tao na nabigyan mo ng ibon, na nahabahagian mo ng linyada ng ibon mo, tapos nag-champion sila, nag-update sa'yo na, salamat pala Sir Bong kasi, na yung ibon ang galing sa'yo, nakapagpa-uwi ako, tumira sa akin, di ba? Talagang masaya ako doon, kaya binibigyan lahat na nag-ano sa akin, binibigyan talaga yung magagaling talaga. O, isa kayong natimpla ko talaga. Talagang natimpla ko. Yung mga original ko dyan na talagang mga binerado, talagang mga anak mo talaga. Kaya sila na yung ano, galingan na lang na ng pag-alaga. Meron pa po kayong bukod sa Victor Lim na hawak na linyada? Wala na. Wala na, puro halos Victor Lim talaga. Kaya regalo sa akin, hindi ko naman na nagagamit. Mga sayon, yung horse to win, mga bristle. Mga stock, ginawa mo na siya yung stock bird. Andiyan lang. Pero sa kalaban kasi, hindi, sa ibang magaling yun Doon ako maano sa... So tumitira mo sarili mo linyada? Kasi kanina ako doon eh. Pwede yun, mga cross-cross lang. Kung testingin mo Matagal na kasi ako testing, may testing ng ibol Meron na akong testing siyempre Kailangan, doon pala doon sa... Kung saan ka sanay talaga? Kasi kung bagong dating, i-experimento ka na naman doon. Mga nga pa na naman. Hindi tayo pwede sa ganun. Masugan na talaga kung saan mo kinasanayan, doon ka lang. Kung meron mga bago, sila na magtuklas niyan. Bata pa naman sila Pangalawang club, sir, saan ka nakapagpa-uwi ulit? Saan ka uli nanalo ni champion? Pangalawang club na sinaliyan mo, Pepsi. Ito, sa Pepsi, saan huling bitaw po na ibon nyo na nakapagpa-uwi kayo? Naglaro kayo sa Pepsi. Pepsi to, taon-taon. Taon-taon po. Saan po huling hagis po? Isang Tacloban, Balogan, isang Tacloban, live. Kasi siyempre, hindi manali, sobrang layo. Hindi natin ako, naka-aksidente na, hindi manali siya. Hindi na po ba, hindi natin siyempre. Pasama sa risk. Hindi natin pwedeng masabing bobo sila, hindi mo na alam. Wala na, misan. Butas ng Tacbalogan, crack naman ng Tacloban. Yun. Yung huli ko, top 30 na ako, Abuyong. Naglaban ako, representative ni Parang Sali sa PFC. Yun, Abuyong. 13 lang ka na yung pa-uwi, ang Abuyong. Top 6 ako sa katrep. Dalawa. Labing tatlo lang, pero ako lang ang dalawa na uwi ko na sa layo nun. Sa MMFC, invitation na, naglaban-laban lahat. So sir, ano po may papayin nyo sa kagaya namin mga newbie panshir? Ano masasuggest nyo po sa kagaya namin newbie? Yun, pag newbie, yung marami naman magagaling na panshir, mag-research lang kayo na bibili kayo. Magbibili kayo, yung siguraduhin nyo yung magbibili kayo. Yung tumitira. Magaling kayo. Oo. Magaling kahit
medyo urma. Kahit nga alam, ano, basta yun. Baka, ano nga, yun, pag umuumbisa ka, kahit finisher, yun yung i-breed mo. Finisher, hanggang dulo ha, yun ang ibo ng i-ano mo. Yun ang, saka, anak ng mga, may pag-aasa na talaga. Siyempre, sa dami naglalaban, kailangan. Kailangan kahit mapano, siyempre. Ano ka, sumama, sumabay. Diba, sumabay sa mentality nila. Oo. Oo, sa kanilang. Marami ka naman matatanungan na ano na mga galimang kondisyon. Sa kondisyon kasi, tuturuan ka ng iba. Sa iyong sarili na yun eh. Oh, sir, oh, ano ka na lang, tatanong-tanong ka, tapos. Paano ka pala, paano ka pala mag-conditioning? Ha? Yun lang, yun nga lang. Yun lang din. Oo, tubig. Tubig lang tapos, din. Tapos, bago yung habang nabiwa, calcium. Kung pala ka talaga na ano ng buto. Calcium. Kung mayroon ka mga multivitamin talaga, mga ano. Try mo lang. Oo. Ayan po si Sir Bong, isang magaling na player po ng Santa Mesa at nalipat po siya dito sa Montalban. Si Sir Bong po, kilalang pampanshare po dito sa amin. Sasali ka sa mga club na ano, yung talagang ano, may mga biyaya. Wala muna. Ba, sabihin, sasali ka sa mga club na ano, para pag nagwag-iibon mo, kinikilala. O, talagang ano, sabi, tatangkiliki nila na talagang yun yung ibon mo talaga, magdulo yun. Masarap sa pakaramdam talaga kung nakapagpawin, no? Karamihan ng mga big, mga matairan, yung mga magaling na mag-iibon. Kailangan, doon ka sasali. Para kalalanin ka nila. Huwag ka mamailang, natural ganun. Dalawa naman yan eh. Kasi magwagi yung matalo. Okay lang laban ang laban lang. Kung yun natuklasan mong lahi, ikaw nakatuklas na ano, di sa'yo lang ang signature nun. Tinalo mo yung mga ano, yung mga tayo talagang magagaling din, yung mga Belgian nila, yung mga diba, nakatuklas ka. Simpleng pamaraan lang. Hindi mo nilaban doon, wala kang galing. Hindi ko makikilala. Hindi ko makikilala. Sabi mo, ba't makakala? Yung mga tinatuliman. Ayun, mga bibigat, mga ibon. Hindi. Pag maganda layo mo, maganda, natsepoy, ano yan, nakakumulo yung natsepoy, yung breed, ano mo, talaga. Ibiyaya ka na, sikat ka pa. Saka yung ibon mo, madali, paglipit ka, meron magtatangkilit ka agad. Dahil alam nila na doon mo inilaban. Pero kung sa mga back, yung hindi naman sa pagado, yung hindi na siya doon dinatangkilit na ano, nilaban. Parang hindi, ano eh, parang walang bearing yung ano mo eh, dinapan. Kumari. Kasi, saka, ano, kailangan hanggang dulo yung ibon mo, malalaman mo. Kahit finisher lang yan, basta dumulo, madidesign mo na yun. So, ang malaga, meron na kayo mga ganyan, kaya nakakuha lang yung mga finisher, didesign mo na lang yun. Siguradong yun ang hawak-hawak ng ibon na yung finisher. At yung butas-butas siya, ang mahalaga. Galing siya sa Tacloban. Kasi hindi mo alam yun mga tatatok na yan. Kahit hindi nakakapag-flak, no? Napalayo lang. Siyempre, pagod na sila, napalayo. Napapatukod. Makano niya, dumuro yung buwa. Uwi na siya, katuwaris, sandigo. Siyempre, wala na payat na payat ano na yun eh. Okay lang kahit hindi nakakapag-flak at isang nakaka-uwi. O yun, kasi magkaanak yun ng mga taling na ano kasi nahabol mo yun. Bloodline ng ano. Susubukan mo na yun. Tapos ay patitira, no? Baka sasabihin ng iba. Ano, nakakatob yun. Kaya, pero ang kukunin mo lang dun, yung bloodline na matyaga, tapos i-breed mo yun, no? Maaaring tumama ka na dun. Tatry mo. Kasi pag hindi tatry ng mga baguhan yun, yung mga ano ka, magsasawa ka, hindi mo na maabutin yung, ano, yung makakapag-produce, makakatuklas ka ng ano. Kasi, ano kasi, nagsawa ka naman na maaga kang ano, nawala ng pag-asa. Oo. Hindi ka matyaga. Yun ang nangyayari dyan.
Tapos yung iba, gusto mo kagad manalo. Oo, magaling hawak mo. Pero tanong, yun nga eh. Eh, lumilipad yung ibon. Paano mo ba? Kailangan. Karera mo yung ibon. Oo. Para ano pa? Kasi kung kwento lang natin ang kwento yung mga pinanggalingan ng ibo, ano? Eh, siyempre. Kailangan ikaw para... Mm-hmm. Para sigurado ang ano. Para malaban mo yung ano, kung sasakit ang leg mo, o ano, kasama ang kalooban mo. May stress ganun. Kasi yung mga baguhan, hindi nyo ma-feed yung ano niyan. Andi. Pag yung, alam mo, mamahal ng ibon mo, gaganda ng lahi, mamahal ng bili mo, pag kinatop ka niyan, baka makaburido ka na. Mm-hmm. Oo. Ano ka, sabili, mama ang kalooban mo, oo, kailangan. Laban ang laban lang. Salamat sa iyo, Charlie Love, sa pagbisita mo dito sa lugar ko na Tago. Sir, ano pangalan pa ng loop mo? Pong Saragosa. Pong Saragosa Loop. Ayun po. Maraming salamat po.